Hello mga chong. Okay. Dapat ako muna pala. Tapos ano, bigla kang lalabas. Kung ano ako kang lalabas. So, ganun muna ako. Hello mga chong. Good morning. Welcome back to my channel. This is Yano. And I'm with... Shane! Mary Hope Ureta. Ang vlog na to ay tungkol sa... Life experience. Life experiences at saka random... Questions. Questions and stuff. Medyo seryosohan to. Deep, deep man. Okay, let's start. So ngayon guys, since alam ko naman na mapagod na kayo sa mukha ni Ian, kailangan malagay naman ang magandang face itong YouTube channel. Charot. Hindi. So ngayon tatanungin natin si Ian. Since naman mahilig ka sa arts, kailan pa nag-start yung hilig mo sa arts? Dahil sa lola ko. Kasi nung bata pa ako, tumira ako sa may probinsya kasama yung grandparents ko. Most of the time, siyempre maglalaro ka lang kung saan-saan, mga palayan. Pagka maghapon lang, usually pinapatulog tayo ng mga mga matatanda tapos ayaw mong matulog. Nung hindi talaga ako makatulog, bumangon ako tapos nakita ko yung lola ko nagbabayo ng ano, ng bigas. Tapos yun, parang nakatingin ako sa kanya, tapos sabi niya sa akin, tulungan ko daw siya. Tapos ako, yung siyempre yung tulong ko, yung laro-laro lang. Nang ano, tapos yun, naisip ng lola ko, ano, turuan ako mag-drawing, pero gamit yung, ano, bigas. So yun sa, di ba, sa may bilao, nakalagay dyan yung bigas. Tapos kinuha ng, ginaganan lang ng kamay, ng lola ko yung kamay ko. Tapos bibilog-bilog ka, tapos bilog na ganyan. Tapos hanggang sa nakabuo kami ng, ano, manok. Yun yung drawing, parang circle-circle lang, tapos triangle yung sa may peak, tapos yung sa may paa. Tapos yun, simula nun, nakakita ko ng bigas, puro ganun na yung ginagawa ko. Simula nag-aral na, medyo na ano na rin, tawag yun, na-practice na rin yung pagdo-drawing ko bago ko mag-school. So, anong nangyayari yung mga classmate ko? nagpapadrawing sa akin. Hanggang sa nag-elementary, tapos nung elementary na rin, nilalaban-laban na rin sa mga poster making. Pero syempre, nung ano, mga bata tayo, feeling mo magaling ka. Pero kung makikita mo yung drawings mo ngayon, hindi siya ganun kaganda. Pero ano, ano yun, makikita mo yung kalikutan ng isip ng bata. Pagka yung bata, nakitaan mo ng pagiging artist, syempre kailangan mo i-support. Kaya thankful ako sa lola ko. Kasi siyempre nakita niya yung side na yun. Hindi lahat ng parents or kahit sino, parang hindi nila ganun sinusupport yung pagiging artistic ng bata. Kasi iniisip nila, common knowledge yung pagiging artist, pero bibira lang yung ano, nabiyayaan ng talagang napakagandang talent na paggawa ng art. Kaya na ako, multimedia artist. Yay! Yan. So, yung passion niya, naging work niya rin. So, syempre, hindi lahat ng mga tao na may passion, yun yung trabaho nila. Yeah. So, ano mas, anong may a-advise mo to those people na, syempre, iba yung tinahak nilang career, pero they still have their passion. Syempre, medyo nawawala na yung passion. Mia, ako, kasi I am a call center agent before, naging HR na ako ngayon, HR specialist sa I-Corp. Nasisingit-singit ko pa naman yung singing engagements ko. Pero syempre, hindi lahat may opportunity na katulad na meron tayo ngayon. Ano may advice mo sa mga kabataan, since mga millennials, masiguro yung mga viewers mo. Mga millennials na nawawala na yung passion nila because of their career now. Part ako na isang grupo ngayon, ang natawag na Creative Street. Ano to, grupo to ng mga artists na ano, volunteer artists na nagtuturo sa mga kabataan ng mga iba't ibang klaseng arts. Yung mga kasama ko doon kasi hindi naman talaga by profession na artist sila. So yung line of fields nila hindi talaga pang-art. Passion talaga nila yung nagpupush sa kanila na mag-produce ng art saka magpatuloy. Hindi rin naman kasi ano, hadlang na pag iba yung pinili mo sa buhay, parang di-disregard mo na yung talent mo. Kasi God-given talent yun eh. So, hindi dapat natin sinasayang. Ang advice ko lang din sa iba na parang sumuko na sila sa art kasi parang feeling nila wala silang time. Siguro, okay lang, pero sana hindi mawala yung ano,
hindi mawala sa puso niya yung pagiging artist. Tsaka everyone is an artist naman. Everyone has a chance to create an art. So whenever you feel like doing something, kahit bored ka lang, so gawin mo lang. Hindi rin naman kasi kailangan na yung outcome niya is perfect. Kasi may mga progress din naman tayong ginagawa, di ba? Practice lang din, tsaka have fun. Huwag nating ni-stress yung sarili natin na kailangan maganda na kagad yung napuproduce natin. As long as we create art, nandun sa buhay natin yan. Ganda ng thoughts ni Kuya Ian natin ngayon. Ngayon lang kami nag-usap ng seryoso, actually, guys. So, have you ever felt na you need to let go your passion over your career? Hindi, kasi trabaho ko na rin yan eh. Hindi siya nawala sa akin. Pero kunyari, sa mga millennials ngayon, okay, na they need to choose passion versus career, what can you recommend? Siguro ano, isipin mo kung ano yung priorities mo muna sa buhay, kasi ayun naman yung mahalaga doon. Pero pagka puro passion lang tayo, tapos hindi tayo gumagawa ng paraan para ayun, mag-succeed sa buhay, siguro hindi natin masasabing successful na artist tayo pagka ganun. Mm-hmm. Kasi kung pinagsasabay natin yung passion natin sa career natin, doon mo masasabi na na-fulfill mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay. Kung masaya ka naman sa ginagawa mo, hindi mo masasabing masasayang ko ano yung mga gusto mo mangyari, tsaka hindi mo wala yung passion. Kasi may mga, ito, tulad na ito. Hindi naman, artist din naman siya, pero through singing siya. Before, isa siyang call center agent. Tapos ngayon, Recruitment specialist na isang BPO company sa Cavite. Ayun, hindi naman nagsastop sa office yung ano, di ba, yung buhay. Yeah. Like sa mga ginagawa mo, kailangan mo lang din talaga magkaroon ng time para magawa yung passion mo. Siya, after ng office, pumupunta siya sa mga gigs, yeah, tapos nag-perform siya kung saan-saan. Tapos na napunta siya sa tawag ng tanghalan. Yun, siguro yun lang. Kung ngayon nawawala kayo ng pag-asa, it's okay, take your time. Maiisip nyo rin naman eventually na kailangan nyo rin i-pursue ano yung mga gusto nyo mangyari sa buhay. Minsan kasi may mga dreams tayo when we work it na hindi pa natutupad ngayon. I think there's a perfect time for everything. When I was a kid, I was dreaming to be a singer. Then, along the way, since natama yung sinabi mo, set your priorities. That time, hindi kaya nung pagkanta ko yung responsibility ko as a daughter sa parents ko. So sabi ko, kailangan ko magtrabaho. So nagtatrabaho ako, nag-aaral ako. Pero dun sa school, since nga sumasali naman ako sa mga orgs, yun, na nakakanta-kanta ako. Pero as a source of income that time, hindi kaya yung pagkanta ko. Pero yun nga, we have 24 hours in our life and use our time wisely naman talaga. So, kung 8 hours lang naman yung pasok mo sa work or mag-extend ka man for OT ng 9 hours, you still have... Ito na naman, ang hirap mag-count. Yun, basta may oras na naman tayo para gawin yung mga passion natin. So, yun. Kahit sabihin mong mahirap maganap ng time, tapos sabihin mo na parang hirap maging masaya dahil sa status ng buhay mo ngayon, always choose to be happy. Kaya ka nga buhay eh. Kasi kailangan hahanapan mo ng time para maging masaya ka naman sa buhay. Kasi yun naman yung purpose din ni Lord. Kaya tayo na buhay every day, we still have purpose in our life. So we need to live with a purpose. Ayun. Kung gusto niyo lang talaga maging masaya, parang anong point ng buhay kung puro saya lang din, di ba? Mm-hmm. Yung mga struggles mo naman sa buhay ngayon, ayun yung nagbi-build sa iyo para maging ano, stronger ka sa susunod na mga panahon. Mm-hmm. Para pagka may mga mangyari ulit sa'yo na ganyan, you know what to do. Expect mo na ganun. That's life. Kasi nga naman, di ba, sa like a cake, di ba? Sa cake, hindi naman pwede na maraming sugar, maraming flour. So, dapat sukat siya. So, oh, for me, yung cake kasi, it's somehow our life na
hindi na siya may salt siya, meron siyang sweetness. Since ganun yung life natin, parang tayo mga cake na may bitter, may bitterness, may ano ba, sweet. Hindi lahat laging masaya. So yung alam mo yun, yung buhay kasi natin hindi naman laging happiness lang. Talagang marami kang struggles, but those struggles will make you stronger. Yeah. Then pag dumating man yung time na fulfill mo na yung dreams mo, you will say thank you Lord for all the struggles na yan encounter ko, because your battle now turned into blessing. Yep. Eh, pero hindi ko rin naman sinasabi na wala akong struggle sa buhay. Meron din naman. Kaya yun, I always choose to be happy. Kasi kung ano mo naramdaman mo ngayon, if you're feeling down, kung down ka ngayon, malungkot ka, tapos ang dami mong problema, okay na naman problemahin mo. Pero not all the time, puro problema ang dapat mong atupagin, di ba? Ask yourself, ginagawa mo pa siya ng paraan? Parati naman may solution ang lahat ng mga problema. Kung wala kang nakikita ng solusyon sa problema mo, aba, baka hindi problema yan. Feeling ko, hindi na yun problema. Parang problema mo na yung sarili. Oh, problema ng sarili. Yun kasi yun eh. And God doesn't give what we want, not because we don't deserve it, but because we deserve better. Ganda, charot. Diba? Kasi yung storms in our life naman is not forever. It's just a test. Mm-hmm. Diba parang sa exam, sa school, diba hindi naman lagi nagpapa-exam yung mga teachers. There is a somehow na time lang para mag-take na yung exam. Tinitignan kung may natutunan tayo. So, ganun din yung nangyayari sa buhay natin. So, kaya tayo nabibigyan ng test, tinitignan kung may natutunan ba tayo yung sa mga pinagdaanan natin before. So, kung tingin mo, paulit-ulit lang yung problema na pinagdadaanan mo, that's the time, isipin mo, may learning ka ba? Kasi, na-experience mo na before eh, bakit sobrang down mo pa rin? So, dapat, yun. Dun pa lang kasi, experience is the best teacher. So, every time na may na-experience tayong problema, isipin natin na, alam mo yun, it's just a test. Pagdadaanan mo lang yung rough road na to, pero darating yung time na makakonquer mo. Hindi naman all the time natututo ka lang sa sarili mo. Natututo ka rin sa ibang tao, di ba? Kaya nga, maraming tao sa mundo, hindi lang yun sinasarili yung mga problema. Whenever you have problems naman, pwede mo naman tawagan yung friends mo or di kaya yung parents mo, di ba? Ayun, huwag mong sinasarili. Sana na-apply ko sa sarili ko yun. Kasi syempre, di ba, pag may mga problema rin naman, iniisip muna natin kung totoong problema ba siya or di kaya masyado lang mababaw. So, kailangan natin i-assess sa sarili natin na kung kaya mo naman gawin on your own. Hindi, gawin mo on your own. Whenever you feel someone is ready to listen, talk to them. Or di kaya, best way sa parents. So, for me kasi hindi ako ganun ka-open sa parents ko. Kasi alam mo naman yung mga parents, di ba? Pagka may problema yung anak nila, parang, alam mo yun, napaka-emotional nila na parang, parang hindi ko ba nagawa yan, maigi yung anak ko, kaya ganito yung nangyari. Ayun na. Sabihin na natin OA, pero yung parents kasi, yung unang na-apektuhan pagka medyo down tayo, may struggle sa buhay, mga ganyan. Aside naman sa friends and family, you can ask God then to guide you sa lahat ng decision na gagawin mo. So, kaya may quote na, no man is an island. Tama ba yung quote ko? Ayun. Di ba? Credits to the owner. Ayun, sana naman napulutan nyo ng aral tong... Sana naman natutunan kayo ngayon. Sa Q&A namin. Adulting 101. With Tito Vlogger. Tito Vlogger. And me, the daily winner. Hanggang ngayon, dali-dali ko pa rin talaga. Sharing na lang. You're Tito Hope. Kung gusto niyo ng part 2. Ayun, kung gusto niyo ng part 2, sige, comment down below. So, by the way, si Hope ay isang life coach. Ay, life coach ka ba? I am a motivational speaker, guys. If you're looking for motivation. Shut up lang. So, guys, you can reach me in my Facebook account. So, yun.
pwede ko kayong bigyan ng mga advices, not just about life, but about financial, because I am a licensed financial advisor under Sun Life. Wow, pinamote ko na talaga dito. So if you're looking for insurance and investment, so look for me. Yeah. Thanks. Okay guys, thanks for watching. This is Yano and Hope. Don't forget to leave a comment, like, and subscribe. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.